Breaking news ngayon mga kababayan, pinaliligiran na ng mga warships ng China yung Taiwan. What? Pero sabi, mga kababayan dito sa balita, practice pa man lang daw ito. Ngayon, before natin ibigay sa inyo yung istorya, kasi biglaan po itong military exercise na nilaunch ng China. Click subscribe mo na po dito sa ating YouTube channel. And like and share na rin po ninyo ng ating video ngayon. And hit the notification bell para lagi kayo pong updated sa mga kaganapan sa buong mundo. And wag na rin po ninyo mga kababayan na i-skip yung ating mga commercial ads para sa ekonomiya ng ating bansa. Bago pa man lang po na maghira. What? Ganon talaga niya, Mr. Maravillas. May ganon talaga. Siyempre, asikosin pa rin natin yung ating ekonomiya po. Kahit posibleng magbakbaka na po. In the near future, as warned by the US General po. Ito yung latest development, mga kababayan, dyan sa Taiwan, na parte ito sa ating pinagandaan rin dito sa Pilipinas. Kasi sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit ayaw natin, because of the proximity of the island sa ating bansa, sa Luzon, mga kababayan, madadamay talaga niya tayo. Buti na lang niya, Mr. Maravillas, yung ating Pangulo, si President Bongbong Marcos. Ano kaya niya, Mr. Maravillas, kung si Santa Mama yung nanalo? Namagay, nagre-ready na rin yata si Santa Mama kasi pumuntang Japan. Nagwasiwas ng samurai. Nagkita ko, nagpa-picture po, may hawak na samurai. Nagpa-practice siguro pong maging ninja. Ikaw na talaga, Mr. Maravillas. Di ba nakita ninyo yon? Si Santa Mama? Ito siya, oh. Di ba? Naka-ninja attire, mga kababayan, si Santa Mama. Nagre-ready na rin sa pakikipaglaban. Ayan, oh. May video pa siya. Sabi rito, may caption pa nga eh. Yung pinablis ng Inquirer, sabi rito, may reklamo ka? Watch, former Vice President Lenny Robredo enjoys a warrior experience during her tour in Japan, as seen in a video she shares on her Instagram. Yeah. Nagre-ready na rin po sa bakbakan si nanay. Napagdiskitan mo naman niya, Mr. Maravilla, si Santa Mama. Tensyonado kasi po ang ating mundo. Kaya kahit ganon, kailangan may counting pagkonsuelo po tayo rito. Ito po, sabi rito, China drills rehearsing encirclement of Taiwan, sabi po ng state media. Ayan o. Pinapractice na po nila ngayon kung paano paligiran po yung Taiwan sa plano nilang pagbawi ng self-governing island. They plan to invade, mga kababayan, sabi ng isang US general. So sabi rito, China launched military drills. Biglaan po yung military drills na ginawa po nila. Hanggang Monday daw ito. Around Taiwan on April 8, in what it called a stern warning to the self-ruled islands government following a meeting between its president and the US House Speaker. So, isa ito, mga kababayan, yung nakikita ninyo rito sa picture. Sa mga warships, ang sabi, magkatatlong warships yata.
Eh, hindi nga tatlo, sabi rito. Taiwan's Defense Ministry said 8 Chinese warships and 42 fighter jets were detected doon sa malapit sa ano, sa Taiwan, sa Taiwan Strait, mga kababayan. So, iyon, mga kababayan, ang mga latest development dito. The task force will simultaneously organize patrols and advances around Taiwan Island, shaping an all-around, all-round pala, hindi all-around, all-round encirclement and deterrence posture, sabi po ng state broadcaster na CCTV. The report published online went on to detail the type of weaponry China was using during the drills. So ito, mga kababayan, tulad ng ginagawa natin dito with America, yung balikatan, bigla din na naisip, gumaya din, mga kababayan, yung China. So, bigla silang nagsagawa ng military drills sa mismong Taiwan Strait para practice na po kung paano paliligiran at i-invade yung Taiwan. So sabi rito, CCTV said long-range rocket artillery, naval destroyers, missile boats, air force fighters, bombers, jammers, and refuelers. Ang lahat, mga kababayan, na to ay naka-deployed in the war games. Sabi ko sa inyo, palapit na po tayo sa ano, the time of great trouble, the tribulation. O ngayon, breaking news ngayon sa Daily Tribune. Sabi rito, Taiwan's Defense Ministry said 8 Chinese warships and 42 fighter jets were detected around the island on Saturday. Ngayon lang po, as China announced 3 days of military drills. The ministry expressed solemn condemnation of such irrational actions, adding the detections, which included 29 jets crossing Taiwan's median line, took place between 6 and 11 a.m. local time. Kani-kanila lang, mga kababayan. Oh, ito po, may close, ano? Close shots ng warship, mga kababayan. Isa sa 8 na mga warships na dineploy para paligiran, mga kababayan, sa isang military exercise yung Taiwan. Basahin ko po rito. A Chinese warship sails during a military drill near Fujian province, near the Taiwan-controlled Matsu Islands that are close to the Chinese coast, China, April 8, 2023. Sabi po sa photos na release ng Reuters. So sabi dito sa balita, dubbed United Sharp Sword, the 3-day operation will run until Monday. Sabi po ng People's Liberation Army's Eastern Theater Command sa pinalabas po nilang statement. It will take place in the maritime areas in airspace of the Taiwan Strait off the northern and southern coast of the island into the island's east, sabi po ni Xi Yin, PLA spokesman, according to the state news agency Xinhua. Ngayon, ito pong exercise, military exercise na bigla nilang nilons, will also include live fire drills on Monday off the coast of China's Fujian province, which faces Taiwan. Ito yung tinatawag na saber rattling. So sabi rito, the drills come after Taiwanese President Tsai Ing-wen angered Beijing by meeting with U.S. House Speaker Kevin McCarthy doon po sa California. Sabi ng spokesman ng People's Liberation Army ng China, these operations serve as a stern warning
against the collusion between separatist forces seeking Taiwan independence and external forces and against their provocative activities referring to America. So sabi nila po, the operations are necessary for safeguarding China's national sovereignty and territorial integrity. So sabi rito, in the past 24 hours, three Chinese warships sailed through waters surrounding Taiwan, according to the island's defense ministry. Nadagdagan na po siya sa latest breaking news kanina, published by Tribune. Walo na po siya, mga kababayan, na mga warships. The drills also follow the departure from Beijing of French President Emmanuel Macron and AO Chief Ursula von der Leyen, who were in China to urge Xi Jinping to help bring about an end to the war in Ukraine. Kaya sabi ko sa inyo, tama yung sabi sa Bible po. Abang ang kwentuhan nila tungkol sa peace, ay sabi sa Bible po, when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them and they shall not escape. Bakit ganun po sinasabi sa Bible? Kasi po, alam ng Diyos ang nasa isipan ng tao. Ang tao po, baliktad kong magsalita. Di ba? Tinatago niya ang kanyang totoong intensyon sa kanyang pananalita tulad ng ginagawa ng China sa atin. Baliktad. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Di ba? So sabi rito, Taiwan's Defense Ministry on Saturday lashed out against Beijing announcement of the drill, saying they threatened regional stability. China was using Chai's U.S. visit as an excuse anya to conduct military exercises, which has seriously undermined peace, stability, and security in the region, sabi po ng ministry. So, as a background story, mga kababayan, last August, China deployed warships, missiles, and fighter jets around Taiwan in its largest show of force in years, following a trip to the island by McCarthy's predecessor, si Nancy Pelosi. McCarthy, who is second in line to the U.S. presidency, had originally planned to go to Taiwan himself. The decision to meet in California instead was viewed as a compromise that would underscore support for Taiwan but avoid inflaming tensions with Beijing. Kaya imbis bumisita si McCarthy sa sa Taiwan, yung presidente ng Taiwan, si Chai, yun ang pumunta sa California. Ganun pa rin, nagpopuyo sa galit yung China, mga kababayan. Pero sabi rito, there were no immediate signs of heightened military activity on Pingtan, a southwestern Chinese island that is the closest point on the mainland to Taiwan. A handful of cargo ships cruised through the waters near the coastline, while tourists in sunglasses and baseball caps snapped selfies on the viewing platforms. So, ibig sabihin, parang normal pa po yung sitwasyon. But Fujian's Provincial Maritime Authority has warned vessels not to enter waters near the live fire drills on Monday. Chai returned to Taiwan on Friday, kahapon po, after visiting her island's dwindling band of official diplomatic allies in Latin America, with two U.S. stopovers that included meetings with McCarthy and other lawmakers. We let the international community see that Taiwan is more united when facing pressure and threats, sabi po ni Chai sa interview ng mga reporters, describing her trip as a success, adding, "We will never yield to suppression." So hours before her meeting with McCarthy,
on Wednesday, China sent its Shandong aircraft carrier through Taiwan's southeastern waters on its way to the western Pacific. O ngayon, dumagdag na siya. Walo na po ang nandun na mga warships. Kaya kayo dyan, mga kababayan ko sa Taiwan, mga OFWs, masid kayong maigi po. Mag-monitor kayong palagi sa mga developments ng posibleng pagsiklab ng giyera between Taiwan and the mainland, yung China po. Kasi decidido po ang China na kunin kahit gumamit sila ng puwersa. Sabi nga rito, Beijing said earlier Friday that Taiwan is an inseparable part of China after repeatedly warning against the Chai-McCarthy meeting. China's sovereignty and territorial integrity will never be divided, sabi po ng Foreign Ministry spokesperson na si Mao Ning. The future of Taiwan lies in reunification with the motherland. Hindi daw nila pahihintulutan na mag-declare ng independence po ang Taiwan. Yun man lang po mga kababayan, yung mga latest developments dito. Gusto ko lang na lagi kayong updated, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa Taiwan at syempre dito sa ating bansa. Di ba? Lalo dyan sa Ilocanja, malapit dyan sa Taiwan. O baka lang gusto ninyo mga kababayan na itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Trigen Serum. Anti-aging po ito. Sa mukha naman po yung application. You will look 10 years younger than your age. O ngayon, ito, kini-question ito. Ano-anya yan, Mr. Maravillas? Parang made in China yan. Hindi po, itong Nengxia, red mixed fruit drink, food supplement po. Gawa sa goji berry. Product po ito ng Amerika. Made in America po ito. Malinaw na po. Hindi ito made in China. Made in America. Kaya lang yung pangalan niya, Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Tunog Chinese. Mainam po ito sa mga cancer patients kasi gawa ito sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Okay po? O, yung mga inquiries po ninyo tungkol dito sa mga products natin, ito naman po na Firmax Automax, Malaysian product po ito. Hindi ako nagtitinda po ng made in China. Yung mga inquiries po ninyo, i-diretso na lang po ninyo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.